Hi, welcome to my channel and to my subscribers. Thank you for your support, and I hope to help more people with my videos, with the information that we share. I share the knowledge, no? And I'm also learning from you yung mga specific situations na nangyayari sa inyo. Makes us check on the applicable laws at matututo tayo sa mga kanya-kanya experiences natin, ano? And it's taken some time bago ako nakakapag-upload ng video dahil nga namalat ulit ako doon, ano, sa siguro yung mga sa mga hearings, sa mga meetings, no, hindi maiwasan eh, kasi alam mo naman pag abogado, maliban sa written, kadalasan you use your voice, no, to express your view. Now, in this episode, I'd like also to answer comments, no, questions on the comments doon sa comment box na pinadala niyo sa akin. And karamihan kasi doon sa mga tanong, medyo mahaba ang sagot na dapat kong ibigay. So, I'd rather again do this through a video kasi mas mahirap i-compose na sa comment box din. If this is your first time na mapanood ako dito sa channel na to, I ask you to subscribe and hit mo yung notification bell, pindot lang ang pindot dyan. And watch also the other videos that may be helpful to you. And you can refer my channel to your friends, your relatives, even your boss, no, co-workers. Para ang objective natin dito, it's not to destroy anyone, but to help spread the right information para makapatulong sa atin lahat. Kasi at the end of the day, what we want is harmonious labor relationship, no, ng mga empleyado at ng kumpanya. So, I'm also catering my videos to employers, to company owners. Kasi pag natuto sila, nalaman nila, and then it will be easier for them also to implement, and magkakaroon tayo ng mas harmonious na relationship. Alright? Okay. So, right now, naiba ako ng venue kasi nagbisita ako sa isang kaibigan ko. And I have to do this, I have to take this opportunity kasi medyo gumaling naman ang boses ko. Kasi kung antayin ko pa na makabalik ako dun sa office, baka mamaya mamalat na naman ako, so sayang, no? So I have to take this opportunity kahit na medyo alanganin yung aking pwesto. Ang importante, masagot ko ang inyong mga tanong. Okay, first question, dito na ako, sabi niya, "Sir, nag-file po ako sa NLRC, ngunit hanggang ngayon ay wala din po tumatawag. Paano po kaya ma-follow up?" Sa ngayong pandemic, pag nag-file ka sa NLRC, yung SENA, ay nagbibigay na sila ng email address, nagbibigay sila ng phone number, sometimes nga may cellphone pa, na pwede kayong mag-follow up doon. Kasi, with the pandemic, iniiwasan nila yung physical na interaction, ano? Yung dating face-to-face, minimize ngayon yan. No? Dahil nga, siyempre, iwas infection sa COVID-19 virus, no? So, kaya email na lang muna. So, look for the email address sa NLRC. Kung ang binigay sa inyo ay telephone number lang, tawagan ninyo at itanong ninyo kung ano yung email address nila. At kung natawagan nyo na rin lang, itanong ninyo yung kaso ninyo. When you follow up your case, be ready with your case number. Be ready, kung SENA yan, may SENA SIAD number yan, no? Ngayon, kung NLRC naman yan, kung labor arbiter na yan, may NLRC RAB, or ibig sabihin ng RAB, Regional Arbitration Branch, ano? Yan ang mga titingnan ninyong information, ibibigay ninyo, at saka yung pangalan ng mga complainants, ano? Yung dinidemanda ninyo, at tumatawag kayo for the complainant, kung complainant kayo. Okay, so yan lang ang gagawin natin, follow up through email, telephone number, kasi bibihira sila mag-entertain ngayon dyan ng walk-in follow up lang. Sasabihin lang sa iyo, tumawag sa number na binigay sa inyo. Iwas COVID na rin. Okay, next. Sabi niya, "Magandang umaga po. Ako po ay isang construction worker. May tanong lang po ako, sa loob po ba ng isang taon, kailangan buo mabayaran? Wala pa po ako isang nag-hulog. Maibabalik po yung nahulog ko sa company. Salamat po."
So medyo magulo yung tanong niya, no. Pagka nagtanong kayo, ano, linawin niyo yung tanong, 'di ba? Leng Tagalog 'yan, walang problema basta malinaw kung ano ang tanong at medyo ayusin niyo yung pag-compose para mabasa natin. So ito medyo huhulaan ko na lang yung ibig niyang sabihin kasi kung babalikan ko pa to, sayang, baka naman matumbok ko yung ibig niyang sabihin. So ang kanyang comment ay, ang napanood niyang video, ano ang tax refund at mayroon ka ba nito ngayong year 2020? So ang kanyang tanong, sa tingin ko, ang punto niya, may dinidak sa kanya yung kanyang kumpanya. Ang tanong niya kung maibabalik ba sa kanya lahat ng nahulog niya sa kumpanya. So kasi kung construction worker ka, hindi naman sa minamaliit natin ang ating mga kababayan na construction worker, kadalasan dyan minimum wage naman, no? Ang experience ko lang, ha, I'm not saying na sa'yo ganun din, baka may highly skilled construction worker ka, pero ang alam ko sa construction worker kasi, based on my experience, nasa minimum wage yung mga yan, kung NCR 537. Ang mga minimum wage earner ay walang tax, okay? Tax exempt yan under sa train law. So, malamang walang deduction sa'yo. So, linawin mo kung ano ang deduction na pinag-uusapan natin dito. Kasi kung tax yan, dahil sa tax video ka nag-comment, no? Hindi tama na mayroong kinalta sa'yo na tax kasi minimum wage earner ka. So, assuming naman na hindi ka minimum wage earner. So, dapat kumikita ka, sumisweldo ka ng 20,833 pataas or above 20,833 para maging taxable ka. Okay? So kung sweldo mo per month ay below 20,833, walang tax yan, dapat walang kinakalta sa'yo. Okay? So, kung construction worker ka na mataas sa 20,833 ang kinikita mo sa loob ng isang buwan, eh talaga namang matatax ka. Ngayon, ang tanong, kung ang tax ba na ikinalta sa'yo, assuming na yun ang mataas ang sahod mo, eh ibabalik sa'yo base dun sa tanong. Ang sagot dyan, hindi na. Maliban na lang kung merong sobrang ikinalta sa'yo, kaya nagkakaroon ng tax refund, ano? So doon ang nagaling yon. Kung may sobra, ibabalik yon. Pero yung tamang ikinalta sa iyo na tax buwis para sa gobyerno, eh hindi na ibabalik sa iyo yon. Ibabayad din sa government. Eh? Next question, attorney kami po, regular sa agency. Nilipat sa ibang agency na sister company nila na di naka-register sa DOLE. Ground po ba yun na constructive dismissal? Kasi ganito yan, company to company, walang ganong transfer, eh. Kasi ang transfer sa loob ng isang kumpanya lang. Okay? So halimbawa, sa isang company X, no, napakarami niyang departments. Minsan meron ka diyang HR department, accounting department, billing department, marketing department, iba-ibang department. Yung paglilipat sa empleyado sa loob ng mga department na yan, no? Interdepartmental transfer. Ang tawag talaga dyan, yan ang transfer. Ano? Kung merong company A at company B na magkaibang kumpanya, pag inilipat mo yung empleyado sa kabilang company, hindi transfer ang tawag doon. Okay? So malamang, pinutol niya ang relasyon niya sa company A. So, there's no such thing as transfer. Parang nag-asawa ka, eh, di ba? Kapag nag-asawa ka, eh, gusto mo magkaroon ng ibang asawa, eh hindi ibig sabihin nun, parang tin-transfer ka lang sa kabilang asawa, walang ganun. Magpa-anal ka muna sa una mong asawa bago ka makapag-asawa ulit. So may puputulin muna. So in the case kapag ka-annulment, pinuputol ninyo ang inyong kasal, no? May pinuputol, no? Hindi yung inilipat ka lang. Okay, ganun din sa trabaho. Putulin mo muna ang relasyon mo sa existing employer mo bago ka lumipat sa kabilang employer. Kasi yan ay hindi interdepartmental transfer. Okay? Yan ay hindi lipatan na nangyayari sa loob ng opisina, kundi magkaibang kumpanya na talaga yon, ibang asawa na yon. So putulin mo muna ang relasyon mo dito sa asawa mo. Ngayon, kung ikaw ay basta na lang inilipat doon, nang hindi ka naman sumang-ayon, hindi ka nag-resign, hindi ka nag-ano, di, constructive dismissal nga yan. Kasi bakit ka inalis doon nang ayaw mo naman or wala ka namang ginawa, no? Hindi ka nag-resign, no? Hindi ka na-redundant, hindi ka na-retrench or whatever. So, ibig sabihin, malamang meron constructive dismissal kasi para ka nalang tinanggal sa company A. Kasi ngayon pinipilit na doon ka na kay company B, no?
eh paano yung mga claims mo kay company A? Hindi mo na makukuha kasi inilipat ka na nga sa ibang kumpanya, iba na ang karelasyon mo, hindi na si company A. Meron ng dismissal na nangyari. Okay? So bawal na bawal yan sa mga nakikinig na employer. Wala tayong tinatawag na company to company, walang transfer na ganun. Okay? So ang nangyayari dyan, either nag-resign siya sa unang company at nag-apply sa panibagong company kasi for all intents and purposes, magkakaibang kumpanya yan, hindi yan iisa. Okay? Next, ako ay di pinapasok ng kumpanya. Ako, isa po ako erector, rager. Wala akong benepisyo, insurance at wala ako natanggap na 13th month. Hindi ko po alam kung ano, paano ipaglaban karapatan ko. Sana matulungan niyo po ako. So, itong nagtanong na to, wala daw siyang benefits, no, insurance, ano. So, sa benefits, under sa ating labor code, yung benefits kadalasan natatanggap natin, yung minimum wage, kung yan ay at least, ano, pwede mas mataas sa minimum. Yung sahod mo, yan ay, no, tapos entitled ka sa holiday pay, kung nagtrabaho ka ng holiday, regular holiday pay, yung nag-overtime ka, may proof ka ng overtime work, eh pwedeng sisingalin mo yon, ano. So, dapat babayaran ka nun, no? Ngayon, kung hindi ka binabayaran, eh pwede kang dumulog sa opisina ng Department of Labor. Meron silang SENA dyan or single entry approach, no? Mag-fill out ka ng form, tapos gagawa ng request for assistance yan, tapos ipapatawag yung employer mo, mag-uusap kayo, no? Sa DOLE. Yung insurance na sinasabi, walang obligasyon ng employer na bigyan ka ng insurance. So, kung i-deduce natin dun sa ibig niya sabihin, baka what you mean is yung mga SSS, PhilHealth, pag-ibig contributions natin, tama ka na dapat talagang meron kang ganun kung ikaw ay isang empleyado ng kumpanya kasi the moment na nagkakaroon ng employer-employee relationship, obligado ang kumpanya na mag-remit ng iyong SSS, PhilHealth, and pag-ibig. Okay? Next, attorney, meron ba ako makukuha ng separation pay kung ayaw ko na magtrabaho sa company? Kung ayaw mo na magtrabaho sa company, ibig sabihin, nag-resign ka. No? Pag nag-submit ka ng resignation, walang separation pay ang taong nag-resign. No? Kasi sa ating labor code, Article 298, ang mga entitled ng sa separation pay ay yung mga na-retrench, na-redundant, or na-terminate dahil nag-close yung opisina, na hindi naman lugi ng todo ang isang kumpanya. Pero kung ikaw ay nag-resign under sa Article 300 ng Labor Code, walang nakalagay doon na entitled ka sa separation pay. So, ang makukuha mo lang dyan yung last salary mo, di ba? Kasi ang employer minsan may cut-off na sinusunod dyan. Kung nag-resign ka halimbawa within the cut-off, tapos yung payout hindi pa na nagagawa, di lahat yan i-cover yan, ano, yan ang pinaka last salary mo, and then entitled ka rin sa 13th month pay at entitled ka rin sa SIL pro rata kung naka 1 year in service ka. Yun lang yung makukuha mo kapag nag-resign ka, pero separation pay, definitely no separation pay kapag ikaw ay nag-resign. Tandaan nyo yan, huh? Attorney, ask ko lang po kung magkano makukuha ko sa 8 years 4 months sa company ko kasi nag-resign po ako itong February 2, 2021, 8 years and 4 months. So ganito, itong comment mo, mag-reply na lang ako kasi kailangan ito ng computation. Pero, i-discuss ko kung paano ka mag-arrive sa computation ng iyong resignation. Ano? So, basically again, this is another case na resign. Don't expect separation pay kapag ikaw ay nag-resign. Kasi, kapag nag-resign ka, walang bearing na yung years of service mo, no? Walang bearing yan. Yung mga 8 years mo, wala na yan. Tapon length of service na kapag nag-resign ka. Okay? Ang kukumpute na lang dyan, gaya ng nabanggit ko nung una, yung last salary mo, yung 13th month pay mo, at SIL mo, no? Yan lang yung makukuha mo. Ang sabi po sa amin, pag oras na umapak kami sa DOLE, tanggal na po kami. Kaya yon po, nagreklamo na kami. No, sa mga employer, hindi magandang banta yan sa mga empleyado na
kapag sila ay nagdole, ay matatanggal na sila. Kasi alam natin na sa ating batas, may karapatan silang i-challenge yung decision ng ano ng employer, no, sa security of tenure provision article 279 dati, 294, no, may karapatan sila na i-challenge kung yan ay sila tinanggal, sila ay naagrabyado, no, na i-challenge sa labor court ang kanilang sitwasyon, ano. So hindi tama na gawing panakot sa kanila yung tanggalin sila sa trabaho kapag sila ay nagdulog ng kanilang mga hinaing, no. So on the part of the employee naman, wag naman tayong masyadong mabilang, no. Baka mamaya kasi hodang 5 kasi hodang sentimo namimiloso po tayo sa ating mga employer. So take note sa panahon ngayon, lalo na pandemic, medyo bigayan tayo, no. Kung konting agrabyado, pagpasensyahan na natin, ano. Pero kung talagang yan ay labor dispute na maseryoso na, hindi tama na porke nag-labor ang mga tao, itatanggalin na sila sa trabaho. So, kung ang kanilang reklamo sa DOLE or NLRC ay money claim lang, pag tinanggal sila, ay lalong lalala, no? Lalong bibigat kasi magiging illegal dismissal na yan at the most. Ano? Yan ang mangyayari. So, cool lang tayo sa opisina, no? Huwag tayo masyadong padalos-dalos, both employer and employee. Magandang araw po, attorney. Ask ko lang po, nag-file kami sa DOLE case tungkol sa employer namin ng January 25. Pagka 26 po, pinadalan kami ng AWOL letter ng company. Paano ba kami nun, attorney? Okay. So, ganito yan. Kung napadalhan kayo ng AWOL letter, malamang may return to work yan. Medyo sa employer, no, paalala natin na kapag nagdemanda na yung empleyado, malabong mapa-awol ninyo yan. Kasi kaya nga siya hindi pumasok, malamang dahil nag-file siya ng kanyang case, sina-challenge niya yung say, constructive dismissal sa kanya ng company, no. Kung alam na ni employer yon, dapat hindi na siya pinadalhan ng AWOL, harapin na lang kung ano ikinaso doon sa kanya nung empleyado. Pero kung hindi niya alam yon, so malamang sa tingin niya ng employer dyan, hindi pumasok si empleyado, no. So kung in good faith siya, wala namang masama doon na napadalhan siya ng AWOL letter, sagutin mo na lang din, no. Kung halimbawa hindi naman talaga alam ng employer na nag-file kayo ng kaso, normal lang yun sa mga kumpanya na magpadala ng AWOL letter kapag ikaw ay hindi pumasok nang walang paalam. So malay ba niya nagdemanda ka na pala. So in that case, sagutin na lang ninyo yung AWOL letter at isama sa ninyo sa inyong sagot na nagdemanda na nga kayo at ilahad nyo kung bakit kayo nagdemanda. So malamang mag-uusap pa rin naman kayo dahil Sena lang din ang pinuntahan ninyo niyan, malamang. Okay, attorney, paano po pag hindi sinunod ni employer yung 30 days na pagbayad ng separation pay sa retrenched employee? Ang tanong niya, nakabase ito sa Labor Advisory 6 Series of 2020 na dapat final pay ng isang empleyado ibigay within 30 days. No? Ang tanong niya, ano daw ang mangyayari kapag hindi ito na ibigay? In theory, syempre, entitled ka sa like, parang interest, no? Entitled ka na mag-claim na ng halimbawa payment ng iyong money claim, pwede ka nang magkaso marami kang pwedeng hinaing, ano. Pero ang tanong, practical ba na magdemanda ka niyan, ano? Kasi kung halimbawa isang buwang sahod mo lang ang hinahabol mo, nagdemanda ka, inabala mo sarili mo sa NLRC, baka na-expose ka pa ngayon, baka na-COVID ka pa, hindi mo masasabi, no? So, napaka laki ng abala para sa maliit na halagang pinag-uusapan kung magdedemanda ka pa. So, maganda dyan, baka pwede nyo yung pag-usapan, tawagan mo, no? Si employer tungkol dyan, ano? At i-follow up muna. Pag nag-follow up kayo, text, email, or chat, no? Para at least may evidence kayo, may proof kayo na nag-follow up nga kayo, no? Kasi ang hirap niyan later on, sabihin naman di kayo nag-follow up. So at least may maipakita kayo. So may print screen kayo ngayon, i-save nyo as a photo, ipaprint nyo later on sa mga computer shop, tapos dala-dala nyo na nag-follow up kayo, no? Pag nag-uusap kayo.
Now, on the extreme case, talagang pag halimbawa kahit anong follow-up na gawin mo, hindi ka pa rin pinansin, eh, wala tayong magagawa kundi i-recommend na mag-file ka nga ng kaso sa SENA. No, yun ang ano niya, ano ang mangyayari. So malamang, dahil entitled ka sa interest, magkaka-interest yung pera na yan. So kung ang kaso mo, ipaglalaban mo on the matter of principle, wala namang masama dyan. Kasi pag prinsipyo pinag-uusapan, wala sa'yo yung pera, prinsipyo lang, gusto mo ng justisya. Kaya natin nasabi na prinsipyo lang pinag-uusapan kasi kung halimbawa isang buwan sahod lang yung pinag-uusapan ninyo or separation pay, equivalent to 1 month, 2 months, 3 months, tapos aabalahin mo yung sarili mo, baka hindi commensurate financially speaking. Pero kung prinsipyo yung pinaglalabanan natin, pinag-uusapan natin dito, yan ang fuel, ika nga, na mag-drive sa'yo to push on with your case and obtain justice. If that's the case, baliwala sa'yo yung hirap, baliwala sa'yo yung inconvenience, ano? So be more patient and just pursue kung anong gusto mong mangyari sa iyong kaso, no? So with that, I hope you learned something from this video. And yeah, I will answer more questions, I will upload more videos. And I think it's better na pag sinagot ko yung ibang mga tanong through this way kasi mas na-explain ko kaysa sa ini-encode ko or tinatype ko, no? So pasensya na kayo sa naging venue ko ngayon, medyo hindi ito pang opisina. And I hope na you keep on watching other videos para may matutunan tayo, and refer my channel to all your friends, your relatives and coworkers. So with that, stay safe and thank you.